Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga kinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay. At puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag ng iyong pinasikat noon paman sa aming mga ninuno at magulang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat ipinagkalooban niya tayo
ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananigan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit na sa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kristo naging tao, hari ng langit at mundo, sa kanya'y manalig tayo. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao, pagkaalis nila, siya ay umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katikan. Nakita niya na nakihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad. Excuse me. Sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila. Ngunit nakita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila ay multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan din niyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila ay lugang ng gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang iniisip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating unang pagbasa, may paalaala sa atin. Kung tayo ay nagmamahalan, minamahal natin ang isa't isa at minamahal natin ang lahat ng tao. Si Jesus nasa atin. At tayo ay kanyang iniaasikaso.
Yan ang ibig ipaalaala sa atin ng unang pagbasa. Kung nagmamahal tayo, nasa atin kaagad si Jesus. Kasama natin saan man tayo naroon. At sapagkat kasama natin si Jesus, asikaso tayo ng ating Panginoon. Hingin natin sa ating Ama sa langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Ang ating tugon, Ama, maging lakas ka namin. Ama, maging lakas ka namin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siyang nagpapatnubay sa mga nangyayari sa mundo. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi nakikita. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga naligaw ng sa landas ng buhay naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga yumao, naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinihintay. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ama naming nasa langit, batid namin na ipagkakaloob mo ang anumang hilingin namin sa ngalan mo, nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pasko dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng
sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid. Mabunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mo na aming maainan ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan at aming mapagsalukan sa banal na pakikinabang, ang aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mo na di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mo na di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kakali-kali na kahit ikaw ay ligid sa aming mata. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa
ay maging katawan at dugo ni Jesus ng aming Panginoong Jesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco
aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipagayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakas ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan
ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa'yo.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahan na pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lakat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.